Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabungay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghiram sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Pagalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabungay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kagitasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan nila. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nagulukno sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw ang lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo,
sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paggaganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob ang aming maisakatuparan, ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa pinagagaling nang dumating ang mga saserdote. Ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol, sapagkat ipinahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan, sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami ang nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. At umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinasayasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos ang Hesus na ito. Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas.
Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat magpahayag ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo, Poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganoong kalayuan sa pampang, mga 90 meters lamang. Pag-ahaw nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus.
Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat na mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Araw po ng Biyernes, unang Biyernes ng buwan, araw nating mga deboto, kaya't atin pong papurihan at parangalan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Isang linggo na po ang nakakalipas noong alalahanin po natin at ipagdiwang ang Biyernes Santo. Pakitingnan naman po yung mga katabi, baka Biyernes Santo pa rin ang mga pagmumuka. Biyernes Santo pa rin ho ba? Pakisabi sa mga katabi ng may malaking ngiti, magalak kayo. Ayan. Magalak tayo. Bakit? Dahil ngayon ay panahon ng muling pagkabuhay. Muling nabuhay ang ating Panginoon para tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. At napakagandang tingnan po natin, tanong ko lang po, ano po ang isa sa mga chine-check kapag buhay pa yung isang tao? Di ba ho ang tinitingnan kung may tibok pa yung puso, kung tumitibok pa ang puso? At nung muling nabuhay si Jesus, patuloy ang pagtibok ng kanyang puso para mahalin ang bawat isa sa atin. Nawa katulad ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, yung ating mga puso patuloy na tumibok para sa pagmamahal sa Diyos at sa ating mga kapwa. Sabi po ni Santa Teresita na ang mga puso daw natin ay ginawa para umibig. Palagi po nating tatandaan ito. Ang ating mga puso ay ginawa para umibig. Patuloy na tumitibok ang ating mga puso. Ang layunin nito ay para tayo ay magmahal katulad ng ating Panginoon. Pakitingnan po yung katabi. Mukha po bang buhay pa? Mukha pa naman. Sabihin sa kanila, patuloy kang umibig. Ito po yung una nating tandaan sa Biyernes na ito, patuloy na umibig. Habang may buhay, umibig tayo. Katulad ng ating Panginoong Jesus. Kung titingnan natin yung ating Panginoon sa kanyang pagpapakasakit at muling pagkabuhay, patuloy na nagpaparanas ng pag-ibig sa bawat isa. Yung sunod ko pong tanong, bukod sa pagtingin sa pagtibok ng puso, ano pa po yung nagpapahiwatig na buhay pa yung isang tao? Kapag meron pang hininga, kapag humihinga pa, na maibig sabihin ay may buhay pa. Hingahan nyo nga yung mga katabi nyo. Nakakapagbigay buhay po ba ang inyong mga hininga? Ayan, amoy tuyo pa. Buhay na buhay pa. Yung ating Panginoon, bumangon, muling nabuhay, huminga at patuloy na humihinga para bigyang buhay ang kanyang mga alagad na parang nawalan ng pag-asa at buhay nung siya ay namatay. Kung babalikan po natin sa Ebanghelyo, saan po nakita ng Panginoon ang mga alagad? Sa lawa ng Tiberias. At kung babalikan pa po natin sa mga tagpo sa Ebanghelyo, alam po natin na yung mga alagad ay unang tinawag ng Panginoon sa Galilea, sa isang lawa rin, habang sila ay nagtatrabaho.
nangingisda. At ngayon po, para bang binabalikan nila yung kanilang dating ginagawa kung saan nila natagpuan yung Panginoon. At hindi lang sila yung nagbalik sa tagpong iyon. Yung Panginoon na muling nabuhay, nagpakitang muli sa kanila kung saan sila unang tinawag ng ating Panginoon. Bumalik yung Panginoon para bigyan sila ng panibagong buhay. Panibagong buhay sa kanilang pagmamahalan. Dahil alam natin, nung hindi pa muling nabubuhay ang ating Panginoon, ang mga alagad ay natatakot, nawawala ng buhay, at nawawala ng pag-asa. Kaya ang Panginoon patuloy na babalik, ipinapaalala sa atin upang bigyan tayo ng panibagong buhay at ng pag-asa. At ano po yung paanyaya sa atin ng tagpong iyon? Naalala ko po, nung mga seminarista pa lang kami, isa sa mga pinapaalala sa amin kapag napanghihinaan kami ng loob sa aming bokasyon ay balikan yung mga tagpo sa aming buhay kung saan talaga namin naranasan yung Panginoon. Balikan yung mga lugar, yung mga alaala kung saan talaga naming naranasan yung presensya ng Panginoon. At kapag nabalikan namin, paulit-ulit kaming nabubuhayan ng loob dahil naaalala namin na yung Diyos tunay na buhay at tunay na gumagabay. At sa ganong paraan, parang binabalikan ng mga alagad yung kanilang unang karanasan ng pakikipagtagpo ng Panginoon. At ang paanyaya po sa atin, kapag nanlalamig yung ating pananampalataya, nanghihina yung ating mga loob, tayo ay nawawala ng buhay at ng pag-asa. Ang paanyaya po sa bawat isa sa atin, balikan natin yung mga lugar, yung mga alaala kung saan natin natagpuan ang Panginoon. At tiyak, babalik ang ating Panginoon para ipaalala at ipadama ang kanyang pagmamahal sa atin upang tayo ay magkaroon ng panibagong lakas, panibagong pag-asa at panibagong buhay para ating magawa ang ating mga misyon sa mundong ito. Balik-balikan natin, bumalik tayo dito sa dambana ng Poong Hesus Nazareno kung saan patuloy nating nararanasan ang kanyang paglingap at pagtataguyod. Huwag na huwag po tayong lalayo at magsasarado ng ating mga sarili sa kanya. Yung ikalawang bagay po na gusto kong tingnan natin sa Ebanghelyo ay alam po natin na si Simon Pedro ay bumalik sa pangingisda sa napakinggan nating Ebanghelyo. At kasama ang mga alagad, magdamag silang nangingisda, ngunit walang nahuli. Kailan lamang sila may nahuli? Noong pinakinggan nila ang boses ng ating Panginoon at kanilang sinunod iyon. Isa pong paalala sa atin na kahit maraming oras tayong gumugol ng panahon sa ating mga pagtatrabaho, kahit na marami tayong kakayanan at magaling tayo, kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay, hindi tayo magtatagumpay at hindi tayo mamumunga. Kapag wala ang Diyos sa ating buhay, walang mangyayari sa ating mga pagpapagod sa buhay na ito. Kaya ano pong imbitasyon sa pamamagitan ng tagpong iyon? Patuloy nating tanggapin, hanapin yung ating Panginoon na magbibigay ng direksyon saan ba dapat tayo sa buhay na ito. At kapag nagbigay ng direksyon at mensahe ang ating Panginoon, naway ating masundan iyon para tunay na makapamunga yung ating mga buhay, tunay na makakuha ng mga pagpapalang ninanais ibigay ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon, nais naman talagang magbigay ng mga pagpapala. Ngunit ano yung pagkukulang natin kung minsan o kaya naman madalas? Ang pagkukulang natin, para bang madalas, minsan sinasabi natin sa ating Panginoon, magaling na ako, kaya ko nang ako lamang,
hindi ko na kailangan ng iyong paggabay. Ngunit kapag ganoon yung disposisyon ng ating buhay, unti-unti tayong mawawala at mawawalan din ng saysay yung ating mga pagpapagod. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, huwag na nating ilayo yung ating mga sarili sa ating Panginoon. Patuloy na natin siyang pakinggan at sundan upang patuloy na maging makabuluhan at mabunga ang ating mga buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, ang isa pong mahalagang ipinapahayag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay ito po, yung muling pagkabuhay niya nagbigay ng panibagong saysay sa ating mga kasaysayan. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon nagbigay ng bagong saysay sa ating mga kasaysayan. At nakita po natin ito sa buhay ng kanyang mga alagad. Dahil nung nawala siya, para bang nawalan ng saysay ang kanilang mga buhay. At nung muling nabuhay yung ating Panginoon, nung nakita nila, nagkaroon ng saysay muli. Dakilang saysay yung kanilang mga buhay. At iyon yung ginamit nilang inspirasyon para sila ay tunay na maging saksi ng ating Panginoon ng pananampalataya sa mundong ito. Nagkaroon sila ng lakas para ialay din yung kanilang buhay katulad ng pag-aalay ng Panginoon kahit na maraming pumipigil at nananakit sa kanila. Ito nawa yung ating baunin sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Patuloy nating baunin yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Huwag natin siyang itaboy at huwag natin siyang layuan. Patuloy nating pakinggan yung ating Panginoon at sundan upang patuloy na mamunga yung ating mga buhay. At huli, habang may buhay po tayo, umibig po tayo katulad ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nanatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa kanya nang may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ang biyaya ng Paskong na muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiribang. Tunan mong bigay ang alak sa tinapay, andog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Unan mong bigay ang alak at tinapay, pandog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Biyan mo kami ngayon na aming kakali sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para namin.
patawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. With me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me,
the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my that sustains me, the unique joy of my heart. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta na mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Lang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, muli po ipapaalala ko po sa ating lahat na ang ating mga puso ay nilikha para umibig. Nawa habang tumitibok at habang may buhay tayong lahat, patuloy tayong umibig katulad ni Jesus. At sa mga panahon na tayo ay nanghihina, nawawalan ng gana at pag-asa, patuloy nating balikan ang ating Panginoon na hindi nanghiiwan at patuloy na nananatili sa ating lahat upang mabigyan tayo ng lakas at panibagong buhay sa araw-araw natin dito sa mundong ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka na amin.